morning mga siblings. Unang araw po natin sa PSA yung ngayon. Around 6 o'clock na siguro. Medyo maliwanag na. Nalay tayo kasi meron po tayong minit na customer na nag-order po sa atin nung nasa Magalang Tiangge po tayo. So, minit natin siya para ibigay yung order niya. Kaya medyo na-delay tayo. And right now, nag-take out tayo ng food natin dito sa maya McDonald's. Sa may part pa rin po na Magalang. So, ayan. Gasas agad. Wala po beta. So, order tayo ng McDonald's po para medyo busog tayo kahit na nagbabantay. So, wait lang po natin. Grabe, ngayon ko lang na-realize ang layo pa po pala ng PSAU mula sa bayan. So, hindi natin po in-expect na mag-aaroon po tayo ng bentang marami ngayon dahil unang araw at saka ito ay parang barangay lang po. O, barrio lang. Tingnan lang po natin. So, dito po yung sinabi sa atin na bawal tayong pumuesto. Ay, si kuya ay nag-leche flan. Ito na po yung tulay. Kung saan makikita nyo, malapit na po tayo sa entrance ng PSAU. Ating San Nicolas Elementary School po ito. PSAU entrance. Ito na po tayo. Pwesto lang tayo dito sa pinaka malapit sa highway. Tutag, hindi pa naman mainit. Uy. Ikot, dudurot. And ayan na. Here. Pwesto muna po tayo dito. Ayun mga ka-siblings, dito po muna tayo pumuesto. Ayan po yung gate ng PSAU. At ayan po yung office na pinuntahan natin. And ito po yung mga ibang tent ng mga nagtitinda rin dito. First is magiging familiar muna po tayo at yung mga customer na at potential customer natin. So if lagi nalaya tayo makikita rito, alam nila kung saan na po sila bibili kung sakali po makailangan sila ng punda. So sana yan lang po yun. And try po natin to ng mga ilang araw. But I think hindi tayo titigil sa isa pwesto na to. Magpupunta rin po tayo sa ibang lugar. And especially kapag po may Tiangge. Kasi nakita ko maganda po yung potential sa Tiangge. Mabili. Mabili siya. So yung plano po natin, Magalang Tiangge tayo by Saturday and Sunday. And i-check po natin yung mga Tiangge sa ibang bayan. Yung mga siblings, almusal po muna tayo ha. Tapangan natin ng tapangan daw. Dagdagan natin ng asukal kasi masyado matapang yung kape ng McDonald's. Hindi natin alam kung ano pinaglalaban ito. Ayan, kape po tayo. So yung init ng ng tubig ng mga fast food, sa totoo lang, swabe lang po yung init. Hindi siya talaga yung talagang boiling hot. Kasi na lamang ko dati, nagkaroon ng kaso yung
Hindi ko lang alam kung anong fast food yun na parang parang McDonald's, hindi ako sure. Natapunan yata yung ano, yung customer na mainit na tubig na galing sa nung bumili siya sa isang fast food, natapunan siya ng tubig. Tapos ano, talagang nalapnos, parang not sure kung ilang degree boy, pero malala yung ano niya. So parang bakit ka yung ano doon is bakit magsiserve ng super delikadong ano, super delikadong product like yun nga, yung kape na super super init. Kaya yung mga ano ngayon, yung mga fast food po, hindi talaga boiling hot yung siniserve nilang ano, mga hot water or coffee or any hot drinks po. Sarap. Mga seedling, sobrang tumal. Pero so far nakaano naman tayo. 10 o'clock na, halos walang bumibili. Meron po mga ilan-ilan. Pero okay na rin po yon, kasi kahit pa nabentahan tayo, hindi naman tayo zero talaga. At importante, katulad ganina po, meron po tayong customer na lumapit sa atin na nagtatanim daw po siya ng maramihan. And by March, mga end of March, magtatanim po siya ng maraming panigang. 70 trays daw po yung kailangan niya. So nagbigay kami ng nagbigay na po ako ng information, and kung matutuloy po siyang magtanim, magkikita po kami para sa down payment. So hindi naman po it's a good news na rin na nakahanap po tayo ng isang farmer na posible pong bumili sa atin. 70 trays, that's a good ano na po, good number ng order po. And ayun na, inaantok-antok ako. So favorite pastime natin para hintayin to kayo ay kumain. And pakilala ko po, may pakita ko po yung mga kasama ko dito sa pwesto. Meron po nga fruits stall po. Yan si Kuya. Kuya, anong pangalan mo Kuya? Yung mga kapitbahay natin dito. Edwin. Edwin, si Kuya Edwin. Pakilala po sa inyo si Kuya Edwin. Ang tinda po niya ay mga prutas. Wow, mukhang masarap yung ano. Pero kanina nagbuhay naman na ako ng ano, ng orange. Mukhang masarap yung grapes, oh. Malutong po siguro yung kuya, no? Matamis pa. Matamis? Opo, customer ni kuya. Hello, kuya. Opo. Ayaw na. Ito ay, anong kiat-kiat ba to, boss? Sure. Kiat-kiat. Yan, matamis po. Yan yung kinain ko kanina. Tapos dalandan. Ito yung mga season natin ngayon. Meron din po. Ito mga imported na po ito, no? Mga oranges. Pongkan. Pongkan. Ito yung sangkis. Tapos apple, 3,450. Mura yung mga ano ngayon, ha? Prutas, ha? After ano po talaga, after season, after holidays, mura yung mga fruits. Tapos, may ano rin po, may palamig stall. May shawarma, kaya lang wala sila ate. Ayan, palamig store, kapitbahay din po natin. Hello po. Ako po yung bago nyong kapitbahay, nagpupunla. Ay, nagpupunla. Natitinda po ng punla. Kaya may palamig po, and then may sisig. May sisig, kaya lang wala siya. May natitinda na mais. Sabi nila po, matumal daw po rito pagka ano, Martes, Lunes, Martes. Pero Miyerkules, Huwebes, Biyernes hanggang Linggo, mabenta na po. May kahit paano may tao. So, kwento-kwento, inantok-antok na po tayo. Then, eto kakain muna tayo. Kay Zion. Zion ba? Zion. Zion, pares. Tikman natin. Total na mahilig naman to sa food. Si Kuya Louie. Siya po yung may-ari ng ano na to. Ayan, titikman po natin yung kanyang. Pares ba to, sir, or mami? Mami. May mukha, may ano, may mais talaga. Ayos, ha. Magkano kayo itong order? 40 pesos lang to. Tikman po natin para ano, tapos usgahan na rin natin. Then ito binibenta mo rin. Sariling gawa. Sariling gawa. Bali, and 100 yung chili garlic. Homemade chili garlic samrel. And ito ay crab face. Alige. Alige ng talangka. Ah, magkano kayo ito? 150. And ito 100. Ayan, baka gusto nyo pong i-try, na dito po siya sa Magalang po, PSAU. Sa entrance po ng PSAU. Ayan, mga kasiling, tikman na natin to. Ay, Louis, yung binigay mo sa akin, ano lang siya, mami lang. Ayan, pero meron din siyang pares. Pares. May fried rice din. Ayun, pwede makita yung fried rice.
Ayan. Oh, masarap ah. Tapos ito yung toppings ng ano? Ito yung beef. Oh, beef talaga, no? Ayan na, legit. Sige, tignan ko muna yung mami mo. Ayan, ito yung mami niya. Ayan, unang comment, marami siyang ano, maraming mami. Marami pong laman, yung iba kasi puro sabaw. Tsaka maraming ano ha, talagang ganito yung service ha. Marami siyang beef. At marami din pong noodles. Tsaka mukhang fresh, mukhang ano, kain natin. Oh, ano sana ano. Ayan, try natin ha. Ano yung nilalagay sa ano, yung parang mga nilalagay sa mga mami, yung parang ano ng Chinese, mga sibot ba yun? Meron to? Meron to. Kasi ano, ano bang particular sa sibot? Meron siyang cranberry at, ay ano bang tawag din yung kulay, goji berry, tsaka merong star anise, no? Sarap ah. Pwede. Usap yung mami mo. Fresh yung ano, ingredients. Tsaka marami siyang laman. Ayan, pag napasyal po kayo ng ano, PSAU, pwede kayong dumaan dito kay ano, Louie, kay Zion, Pares, and mami. Masarap po. Tunay po masarap yung ano niya. Yung mami niya. Ayan, lalapang po muna ako. Pinakagulay niya yung ano, yung pechay bagyo. Mas madali kasing maluto yung kahit sa init lang ng sabaw, maluluto siya. Yeso sa repolyo. Yung repolyo medyo matagal maluto. Maluto. Lalo na ito mag-sum. Ito kahit hilaw ilagay mo lang, luto na rin. Kagulay kasi kahit mahapok lang, pwede. Masarap na yung gulay sa atin. Crunchy siya pag hapok. Tsaka fresh yung ingredients mo. Minsan kasi pagka malaki ng ano, nako-compromise yung ingredient. Parang di na sariwa yung lasa. Ito fresh. Matagal mo rin ito pinapakuluan. Ano? Matagal. Tsaka pag pinalapot mo siya, hindi, huwag mo nang palamigin nun. Kasi yung ginamit mong pang reduce ng sabaw, yung panlapot mo, magbubuo-buo siya. Ah, ganun. Kumbawa nilagyan mo siya ng cornstarch para lumapot. Oo. Kailangan huwag mo na siyang palamigin. Dapat continuous na yung naiinitan na siya. Ah, kung talaga? Hindi, bababa lahat ng ano, parang hihiwalay sa sabaw. Oo nga. Ganun. Tapos magiging ano na rin, malabnaw na rin. Ano? Lalabnaw. Kuya, hindi ka ba lugi? Ano? 40 pesos lang to? Hindi naman. Kasi target natin mga estudyante. Hindi naman mga ano yung mga estudyante. Siyempre, para... kailangan maibigay lang natin sa kanila mura para afford nila, no? Afford nila. Pero panalo yung ano ah, lasa siyang ano, ilagang baka na homemade, kasi pag homemade dapat sariwa, di ba? Okay. Ayan, may customer ka na. Regular customer natin si Kuya. Ah, regular? Hi ko po. Ayan, baubos na po. Estudyante ka dyan? Ba't nandito ka? Clearance? Hindi, thesis. Ah. Malapit na ba mag face to face daw? Wala pang balita? Sabi nila mag itong second sem. Boss? Hindi naman ako gutom. Ayan, salamat sa basap na mami. 40 pesos. Bongga. Po mga ka-seedlings, yung unang araw natin dito sa pwesta natin sa may PSAU. And so far, nakabenta naman po tayo. Kahit paano, may konti naman po tayong benta na. 1,200. Bawas na po dun yung pang McDonald's natin. Na 100 pesos. 50 pesos na prutas. At 40 pesos na mami. So, yung mga nandito, nagliligpit na rin po. Half day lang kami.
And bawas na rin po pala yung 50 pesos na renta natin sa area na to. So yun po yung atin na unang araw. Pero the best po nangyari sa atin is nagkaroon po tayo ng customer. Nag-order po siya ng 73. So hindi na, not bad, diba? Unang araw pa lang po yan. So, and off-season po. Off-season pa. So kung magtatagulan po, mas maganda po yan. Before tagulan, makilala po tayo ng mga farmers dito, makapag-order po sila. So yun yung purpose po natin ng ating pagbibenta po sa lugar na to. Sa small ano lang po, small income, pero kailangan po natin gawin as a way po ng pang araw-araw nating pinagkakitaan, and also marketing at the same time. Yung pinaka-importante doon is yung marketing. So yung mga ka-seedlings, magpapaalam po muna tayo hanggang sa susunod na vlog po. Thank you and ingat po kayo.